Magandang araw mga Tagigenyos! Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ng mga ito, kasama po natin ngayon ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat Konsehal Beng ngayong araw, August 15, 2021, ating tatalakayin. Opening of vaccination slots for August 16, 17, and 18, A4 group scheduling in Taguig, violations report at COVID-19 case update sa Lungsod ng Taguig. Opening of vaccination slots for August 16, 17, and 18. Kahit na tayo ay nasa enhanced community quarantine, ang ating lungsod ay patuloy pa rin sa pagpapaigting ng pagpabakuna sa pamilyang Taguigenyo. Ang ating ligtas, mabilis at accessible vaccination ay mas pinalawak pa upang makapagbigay ng proteksyon sa mas marami rin nating kababayan. Ngayong Lunes, August 16 hanggang Miyerkules, August 18, ay magbubukas ng vaccination slots para sa lahat ng nasa A1 hanggang A4 categories ang mga sumusunod na vaccination hubs. Lakeshore 1, Mega Vaccination Hub. Venice 1, Mega Vaccination Hub. Seabreeze, Mega Vaccination Hub. At Venice 2, Mega Vaccination Hub. Ang partial release ng slots araw-araw ay tuwing alas 9 ng umaga, alas 2 ng hapon at alas 7 ng gabi. Magparehistro na sa Trace Online o kaya naman sa registration kiosk na matatagpuan sa inyong mga barangay upang makakuha ng vaccinations na. A4 group scheduling in Taguig. Upang mapadali at mapabilis ang pagpapabakuna ng mga manggagawa sa lungsod, tayo ay nagbukas ng group scheduling para sa kanila. Ang lahat ng Taguig-based companies at business ay dapat magtalaga ng focal person na mag-aasikaso ng group scheduling ng pagpapabakuna sa kanilang mga empleyado, kabilang ang mga non-residents na natatrabaho sa ating lungsod. Ipasa sa covidvaccine@taguiginfo.com at ilagay sa subject ang pangalan ng inyong kumpanya, A4, ang mga sumusunod na requirements. Master list ng mga empleyado na naglalaman ng kanilang pangalan, address, Trace QR code at contact number. Kabuo ang bilang ng A4 employees kalakip ng pangalan at designation ng inyong focal person at attestation clause pirmado ng inyong corporate officer o human resource manager na siyang magpapatunay ng inyong master list. Sama-sama sa ating pagtutulungan ay malalabanin natin ang COVID-19. Para naman sa violations report, narito po ang report as of August 14, 2021. Para naman sa ating COVID-19 case updates, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit or CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig as of August 14, 2021. Patuloy po ang pamahalaan ng lungsod ng Taguig sa mabilis at pagod nito laban sa pandemya. Ngunit pinapaalalahanan ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ang bawat mamamayan ng ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas. Panatilihin ang 1 metro physical distancing, maghugas at mag-disinfect ng kamay at iwasan ang mga matatamong lugar. Pinagandaan ang tagiging vaccination rollout ito sa pamamagitan ng paglalaan ng 1 bilyong pisong budget para sa vaccines at libreng pagpabakuna ng mamamayan ng Taguig. Nakapag-procure ang Taguig ng 1 magandang vaccine portfolio kung saan ang bawat bakuna ay FDA approved. Nakipag-ugnayan sa Orca Cold Chain Solutions para sa ligtas sa pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna. Nag-train ng mga vaccination teams para sa tamang proseso ng pagpabakuna at cold storage management. Nagtakda ng mga mega vaccination hubs at community vaccination centers para sa mabilis at ligtas sa pagpabakuna at marami pang iba. Maiging sinusunod ng lokal na pamahala ng vaccination priority list mula sa pamahalang nasyonal at ang mga taong nasa ilalim ng kategoryang A1 frontliners, A2 senior citizens, A3 persons with comorbidities, A4 workers at A5 indigent population ang kasalukuyang binibigyan ng bakuna. Para sa mga susunod na kategorya, antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaan Lungsod ng Taguig sa mga social media platforms ito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at sa Twitter. Pinaalalahanan din Taguig ang mga mamamayan na magrehistro sa Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE sa pamamagitan ng trace.taguig.gov.ph, house-to-house registration o sa mga TRACE kiosk sa inyong barangay habang hinihintay ng inyong kategorya buksan ang listahan ng pagpabakuna. Ang TRACE ay nagsisilbing base yan sa pagpabakuna. Para sa mas detalyadong paraan kung paano mag-register sa TRACE, bisitahin ang TRACE Taguig Facebook page.
para tiliin po natin ang bayanihan sa lungsod ng Taguig habang tayo nasa ilalim ng enhanced community quarantine. Muli, sumunod sa mga litong tunay national at lokal na pamahalaan, tayo makababangon sa ating pagtutulungan. Maraming salamat. Maraming salamat, Konsehal Darwin. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.